Hello mga tweet-tweets, halina samayo kami ngayon sa pag-aayos ng Pabasang Bayan 2024. Tweet-tweets, nandito tayo ngayon para mag-ayos ang ating pabasa. Sa Ate Els, at isang bago pong may-ari ng puon po, ayan po sila po. Boss mo yan, sarap. So yan, nagbibihisan po kami. So nandiyan si James. James, say hi. First time din ni James. So mami, ililibot tayo. Ati Doy, mag-hike ka sa ano. Ayan, Ati Doy. So, nandiyan din po. So ikot tayo mami, bibihisan ko lang muna itong puon na. Halos pagdating ng lahat ng mga santo ay binibihisan ito sa gym para ihanda ito sa malaking tablo na gagawin. Kasama rin po natin ang isa sa mga bagong kamarero. Anong imahe ninyo? Ano po, pangangaral niya si Sir. Wow! Ang mangangas! As a teacher po. So, iikot tayo. Ano oras kayo dumating dito? Ayun lang. Kadadating nila. So, anong pakiramdam? Fulfilling. Wow! Excited. Define fulfilling. According to Mariam siya. So yan, iikot tayo mamaya. Ako nga hindi pagbihis. Hinatamad pa. Ikaw lang ba matibis? Oh, baka ako na. Para, yeah. So, ililibot tayo mamaya para makita natin. Wait, mag-hi muna si Popo. Say hi. Hi, si Cyrus din. Hirap ba? Nakakaloko pala. Nanginginig siya, hindi ko na kung ba. Ay, ang taray naman. Habang nagbibihis ang iba naman ay nakatoka para tumulong sa pag-aayos ng stage. Ang ibang mga kamarero naman ay nakabantay sa mga imahin para hindi ito mahawak-hawakan ng mga tao. Ang call time ng lahat ng kamarero para dalhin ang mga imahin sa gym ay 5 o'clock ng hapon. Pero may pangilan-ilan pa rin ang dumadating ng alas 8 ng gabi. Nagsimula ng ayusin ang tablo ng bandang alas 8:30 ng gabi at natapos ito ng alas 10:15. Nandiyan na naman tayo. Part 2. 2020. So yeah. 2024. 2024. So yan po ating scene for this year. Paglilinis ng tempo. Ngayon, it's 12 o'clock. Nag-e-edit na po kami. Yan, nag-e-edit. Tapos dito, Mike. Nag-ibang andyo. So yan. So tapos na kami. Natapos kami 10 o'clock. Yan. Naglilibot na lang po kami for inspection. Security guard lang ako. So yan. Thank you.
So nandito na tayo ngayon sa ating pabasang bayan. So medyo nagkagulo ang very slight umulan. So yan, pero nandito na po ang mga tao. We're waiting for the mass to start. Sinakita din po yung basahan natin. So si James po ay busy. Si Simon, katulong namin since day one sa paglilipit, ayos ng mga bagay-bagay. So si Ate Chari ang kakanta. Yan si Joshua. So kami ang biglang kakanta. Naanunin mo naman ako dahil dito po sa Moro ay sabi nga ni Kuya Mike, talagang inaano po yung kasimplihan, no? Kasimplihan ng tsaka inaayon talaga sa Biblia, sa Kuya. Sa, sabi nga, kapag lumihis na po tayo dyan, nasobrahan na yung ano natin, yung pagdedekorasyon ng mga ima-imahin na yan. Sabi nga na, may narinig ko rin lang yan eh. Sabi, ay bakit ginagawa niya ng barbie kahit na ng Diyos? E di, susunod tayo sa kanyang mga utos. Di ko ba? Unang-una, sinabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay maliligtas. Ang maliligtas lang ay yung sumusunod sa kalooban ng Ama. Hindi lahat ng mga nag-aalaga ng mga santo-santo ay maliligtas, kundi ang talagang sumusunod sa kalooban ng Ama. Kaya, alam niyo, uso pa rin po yung puon, yung sa paggamit ng puon, di ba? Nabanggit ko na po yan sa inyo noong pa. Eh, sabi ko nga, pero hindi, kahit mga pare, natawag nila, may puon. Eh, ako hanggang maaari, iniwasan ko nga dahil nga, di ba, na-explain ko yung puon, Panginoon yung para yun sa Diyos. Kaya pagkain din, may puon kami dito si San Juan. Hindi naman Panginoon si San Juan. Hindi naman siya Diyos. Kaya para sa akin lang, ha? Eh, dapat anuhin natin yun. O pagkaman, napakagalian na yan natin. Sa mahabang panahon, kaya mahirap ng ano yung dila natin eh. Kasi napakagalian na eh. Dito ba? No? Sa kalooban ng Diyos. Paano mangyayari yun? Pag tayo laging nagdadasal, humingi tayo ng liwanag ng Espiritu Santo para kahit pa paano nauunawaan natin yung mga nangyayari sa buhay natin. Lalo-lalo na kung hindi maganda yung malulungkot na nangyayari, yung mga trahedya. Pero pag yan, pinulungan tayo ng Holy Spirit na maliwanagan tayo, matanggap natin yan, nagiging maganda po ang buhay. Ang mga himiling Kristiyano, naway makilala kay, makakilala sa kay Jesus na matay para sa lahat. Nalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga Kristiyano na pahiwalay, naway magbuhol ng hihit na pagkatalaga sa sarili sa ekonomismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga makapangyarihan, huwag mag-alay ng sarili sa mga paguyon ng katotohanan ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. That they be saving now to mankind.